What's up? Pag-usapan natin ngayon ang bumagsak na karir ni Other Yup, Roger Yup sa PBA. Pero bago yan, huwag kalimutan i-subscribe ang aming channel and i-click ang notification bell button para walang malagpasang video about sa basketball. Si Rogelio Yap, or kilala natin sa tawag na Roger, ay pinanganak noong August 3, 1977. Ang kanyang hometown ay sa Cebu. Nag-aral siya ng kolehiyo sa University of San Jose Recoletos. Nadrop siya sa PBA taong 2001 bilang 9th overall ng Pure Foods. Sumikat itong si Roger Yap matapos nga na mag-MVP sa PBL noon at nakilala din na point guard na malakas kumuha ng rebound at magandang shooting sa perimeter. Huli nga itong naglaro sa koponan ng Paraco Bull noong 2012-2013 season. At hindi nga ito nabigyan ng pagkakataon na may pakita muli ang kanyang husay sa paglalaro. Pagkatapos nga na tumulong sa tatlong championship ng Pure Foods noon, ay basta nalang pinabayaan ng SMC Corporation itong si Roger. Panoorin nyo itong maiksing interview ni Snowbad Wakay Yap. Pero si Ari, si Barako ka, pero bakit si Ari siya ang kausap? Eh, alam naman natin eh, in Barako parang ano na rin niya ng ano, San Miguel Company. Eh, lahat nga, lahat ng mga San Miguel player, Pure Foods, mga ganun, dadaan talaga sa Barako. Parang ano nila yan eh, farm team nila yan eh, hindi na. Hindi ka ba nalungkot kasi parang nawalang kabigla ng karir dun sa Barako, parang naburo ka? Siyempre, malungkot. Dahil alam ko naman na kaya ko pa, pero wala tayong magawa dun dahil decision nga nila. Base nga sa mga sinabi ni Roger Yap, eh talagang naging farm team ng SMC Corporation itong Barako Bull. At hindi nga maitatanggi na talagang hindi pang compete itong team na ito before. Pero hindi na bago sa SMC Corporation na magtapon na malapit ng maloos na player. Eto, naalala nyo mga sir kung paano lang tinapon ng SMC Corporation si James Yap before? Sa bagay, win-win situation naman to para sa parehong koponan. Dahil nakakuha nga na mas bata na player itong Magnolia na si Polly. At para sa rain or shine naman ay dagdag fans kasi makikilala lalo yung kanilang products dahil kay James Yap. Siyempre James Yap yan eh. Pero siyempre andun pa rin yung laro ni James Yap. Kita naman natin na nakapag-produce pa rin naman siya ng magagandang numbers para sa kanyang team. Pero mabalik tayo sa ating main topic for today. Nasaan na nga ba si Roger Yap? Last year nga ay naglaro pa itong si Roger Yap sa Manila Stars ng MPBL. Sobrang nakakalungkot niyang malaman na yung dating player mo na nagbibigay sa'yo ng championship at sumusuporta sa inyo ay basta-basta mo nalang ipapamigay. Parang nakanak lang yung aso mo tapos nagustuhan ng kapitbahay mo, di ba? Ilang taon na binuro ng mga player ito tapos ganito lang ang kanilang magiging sitwasyon. Pero bukod dyan eh, sana maibalik na yung sigla ng dating PBA. Hindi yung tulad ngayon. Madaming nagsasabi na nilalangaw na daw ang PBA. Pag inebra lang daw napupuno ang arena. So soft na ng tawagan, sa bagay konting pisika lang na ay fine agad. Tama na, baka ako na yung mag-fine, di ba? Yun lamang po para sa mga oras na ito. Mag-comment po kayo ng yes kung nagustuhan yung bumalik ang PBA sa dati. And again, this is the Dagger PH. Thank you!